ba ang role ni Tony Labrusca dito sa shooter? So ako po si Robin. Ako po yung magaganap na boyfriend ni Donna, yung character ni Kim Chiu. And ako po ay isang loving boyfriend, supportive boyfriend. And ano, mahal na mahal niya si Donna and willing siya mag-sacrifice para kay Donna. So, ayun, gagawin niya ang lahat para lang matulungan si Donna and para he'll do anything to help Donna, and even if that means putting his needs and wants aside muna. No, kung hanggang saan kaya aabot ang pagmamahal mo para kay Donna, just po, yan ang dapat nating abangan. Kaya naman, Tony, ngayon nakilala na natin kung ano ba ang dapat naming abangan sa iyo sa U-turn. Eto na, dahil damang-dama kong excitement ng ating mga media friends. Oo, ayan po. Umpisahan na natin, pero bago ang lahat, yes, please remind, remind po lang po sa ating friends, sa mga vlogger friends natin, please remind, limit your ano questions po sa dalawa para naman mabigyan natin ng chance ang lahat. And mga kapamilya, please tag your friends. Oo, mag-ingay kayo at talaga magiging masaya ng ating pagchichikan na linggo. Kaya naman, Tony, ready ka na? Ready na. Ready na si Tony. Kaya naman, ready na rin ang ating una magtatanong. Ayan na, syempre. Oo, please. May-ari ng hotel na nag-open up sa amin na yung family niya has a history of practicing dark witchcraft. Na parang nalaman niya kasi pumunta siya sa ancestral house yata nila. Tapos nakita niya na yung great-grandfather niya, ang daming shrine of like the devil, parang mga ganun, ang daming books na nakakatakot. Tapos during Holy Week, parang may naramdaman kaming sumama yata sa amin. Eh yung wow, kasama kong friend that time, lagi kaming nag-aaway. Parang ano, ini-invite pa namin lalo yung negative energy during our trip. Hanggang umabot sa point na parang pinagtitripan na kami parang may sumabit sa amin or may sumama sa amin na dumikit sa amin during our trip, na parang pinagtitripan na kami at one point. And ano, natakot kami kasi tita, ang dami nangyari ha. As in, may isang point na naka-convoy kaming dalawang kotse naka-convoy. Tapos biglang tumawag yung kotse sa likod namin kasi nawala na sila. Eh, naka-convoy naman kami. So parang pinagtitripan na talaga kami nung ano, ng ayawan ko, ghost or something. Tapos yung pinaka-last part nung trip namin, parang 3 a.m. pinag-uusapan lang namin lahat ng mga nangyayari during our trip. Biglang nag-brown out everywhere. Lahat ng lights nag-shut off 3 a.m. Tapos yung feeling namin na parang may umiikot sa likod namin. Eh kasama ko pa naman yung tita ko, yung isang tito namin, and yung friend ko nga na parang may history yung family niya na ano, practiced witchcraft. And yung sabi niya sa akin is, Tony, huwag kang tumingin sa likod mo kung ayaw mong may makita ka. Oh my gosh. So, and then I was seeing like 3 grown adults literally like praying, like praying, doing the sign of the cross, reading excerpts from the Bible na. So, kung ako tsaka yung friend ko at that time, parang takot na kami kasi iba yung makikita mo yung kasama mo yung friends mo, kayong nagtatakutan. Pero pag nakita mo na yung parang kasama mo na mas matanda pa sa'yo, na nagdadasal na kasi sobrang takot din, parang ibang level na yun sa amin. So, after nun, parang sabi ko, ako kasi yung type of person dati na, yun nga, parang mahilig din ako sa ghost hunting. Pag feeling ko may nakakatakot na lugar, pupuntahan ko talaga. After nung experience na yun, sabi ko, oh my gosh, hindi ko na hahanapin yan. Hindi na ako mag-e-effort. Kasi kung, ano, di ba they say that kung hahanapin mo, if, baka nga may mahanap ka talaga, di ba? So, don't go searching for something if you don't want to find something. So, parang, ano, ngayon, naniniwala ako na may mga powers and may mga bagay na hindi natin ma-explain, 'di ba? Kung ayaw natin buksan yung pinto na 'yon, wag na lang. Kasi kung
mangyari nga sa inyo, baka hindi tayo ready para doon, di ba? So, ayun. Pero hindi mo siya nakita. Naging learning experience mo. Ay, sorry. Ay, sorry, ma'am. Naging learning... Ay, sorry. Hindi... May one part din kasi sa trip namin na yung kasama ko, yung friend ko, kasama ko sa boy band, pangalan niya James. May one point of our trip kasi, nagsisleepwalk siya. Parang nasa CR ako, may narinig kasi akong tumayo. Habang nasa CR ako, may narinig akong tumayo na palapit sa CR. Eh walang lock, so hinawakan ko na lang yung door. Akala ko nagsisleepwalk yung kasama ko, si James. Eh... biglang huminto yung footsteps and parang wala na akong narinig. So binuksan ko yung door, nakatulog pa rin siya sa bed niya. Pero mayroon siyang mga sinasabi, parang he was talking in his sleep. Eh after I turned off the lights, matutulog na sana ako kasi magkakatabi kami. Yung manager ko, si James, tapos yung mommy ko, tapos ako sa pinakadulo. Nagsasalita na naman siya, so video ko siya. Para asarin ko siya the next day. Eh the next day, nung tinignan namin yung video, parang sobrang clear, meron kang makikitang white orb na dumadaan. Tapos lahat kami nagtatawanan lang na parang, uy, ano, di ba sinasabi nila na pag may nakita kang ganun, baka may multo or something. So, ang daming ganung instances na at the end of our trip, when we evaluated everything, parang yung feeling mo parang pinagtripan ka lang nung isang something. Parang ganun. Naging learning experience mo siya, tapos naging strong ka. How do you ward off negative na fear like that? Tapos ano, takot na takot ka. Pero masaya kasi yan pag Halloween, eh. Gusto natin yan. Oo. Oo naman. I mean, we all enjoy a good scare, di ba? I mean, ako mahilig din ako pumunta sa haunted house kasi masaya. Kahit kasama, basta kasama mo yung mga friends mo or family mo, siguro ingat na lang tayo kung saan tayo dadalhin ng curiosity natin. Kasi minsan sobra na eh. Alam mo yun, yung parang wag lang sana yung ma-obsess ka na hinahanap mo talaga na, alam mo, dati kasi ako yung type na nire-research ko talaga. So, siguro ingat lang din. Normal lang naman na maging curious, pero I think at the end of the day, dapat ano pa rin tayo sa God, di ba? We should always put God first na lang. And kung natatakot tayo, dapat we should still take our strength in knowing that God is greater than all of our all of our fears. Kung ano man yung bagay na ikinatatakutan natin, dapat mas confident tayo na ipoprotect tayo ni Lord, di ba? Kasi ang sama naman nun kung takot tayo and tingin natin our fear is greater than our belief in God's ability to protect us. Last question, EJ. Last question, Sir Tony. Last na promise. Kung merong pang ano, chance na bumalik sa pagkabata, tapos mamimili ka ng Halloween costume, sino ka? Cute! Alam niyo, tita, kahit naman ngayon nag-Halloween costume pa rin ako eh. Pero sige, kung bata ako tapos mag-Halloween costume ako, sige, yung sa Adventure Time si Jake, yung aso. So ayun. Thank you. Salamat. Thank you, Mommy Jo. Maraming salamat. Next, syempre, last three. Meron tayong tatlo pa dito. Flo Galindez. Hi, Flo! Hi. Ang hirap pag galing kay Chica na